May sariling kwento ang bawat barangay. May sarili itong kasaysayan. Kung ating aalamin ng mga pinagmulan ng bawat bahagi ng barangay, ay mabubusog ka sa mga hiwaga na mayroon ito. Kung kaya tara na, punta na kayo sa pinaka-progresibong barangay, ang Barangay Tabi. Isa sa 14 na barangay sa bayan ng Giginto na nahati sa 7 purok at mayroong sukat na 100 hektarya na siyang nagsisilbing kahanan ng humigit kumulang 10,000 mamamayan sa kasalukuyan. Sinasabing lugar na pinanggagalingan ng iba't ibang kalakal, ngunit walang pangalan kaya't kapag tinanong ang mga mangalakal, sinasabing sila'y galing sa Tabi, na ngayon kung tawagin ay Barangay Tabi. So, ang kasaysayan ng Tabi ayon dun sa mga panahon ng Kastila, na ito naman ay nakatala sa ating pambayang turismo kung saan na ngayon ay ginagawa nyo at kinakalap. Na, ang ngayon daw ng Tabi dati ay bahagi ng Malis, na kung saan ang Malis ay poblasyon at ito ay na malapit sa bayan o kabayanan na tinatawag. So, kaya pag merong nagsasabi na saan galing ang gulay na yan, saan mo inangkatang mga produkto na yan, yan ay galing dun sa Tabi ng bayan. Kasi which is ang bayan natin dati ay ang Malisa, ang pinakapoblasyon namin, yung luma, na hanggang ngayon ay makikita nyo pa rin yung lumang parokya na nandoon. Isa sa mga kultura dito, yung pagmahal na araw at saka pag dumadating na yung Flores de Mayo. Pag sinabi natin kultura kasi, saliksang kapiyan ng mga gawain na kung saan kasama na at kaakibat ang turismo. So, pabasa na lahat naman ng kanayunan ay ginagawa, hindi lamang dito sa Tabi, maging sa buong barangay ng buong bayan ng Giginto at sa iba pang lupaanap kasi sa Katagalugan talaga ginagawa yan. Pero ang kaibahan natin, ang pabasa na yan ay maaari ring bigyan ng pansin sa bawat tahanan. At the same time, meron siyang tinang tinatawag na sinakulo na mula sa pagiging payak o simple ay naging maayos naman ang inyong lingkod sa kasalukuyan ay humahawak ng teatro na mayroon ng tanda na 24 years at ang isa sa mga suporta na nakukuha natin ay mula sa pambayang turismo sa pamamagitan ni Mayor Boy Cruz. Ako ay maupo na bilang barangay captain. Ang mga namumuhay rito ay puro magsasaka lang ang pangkaraniwang kinabubuhay. Yung ako ay namumuno, ang mga tao rito ay sumusunod naman sa aming pamamalaka dahil alam kasi nila na sakripisyo lang kami dahil wala kaming sweldo, wala namang nanggagaling sa munisipyong para kami magkapera, kundi ang inaasahan namin, pasipagang kung may paggagawa ka, makikiusap ka sa mayor, pupunta ka sa gobernador, sa congressman, para may magawa ka sa barangay. Sadyang nakakamanghang malaman ang pinagmulan ng Tabi at hiwaga nito. Isa ang Barangay Tabi sa pamahalaang Giginto, ang pinakamaraming bahay ampunan. Isa na rito ang Ephesus. In 1996, nag-10 days kami sa Huliran and then we spent 5 days sa Turkey. And one of the places in Turkey was Ephesus. If you remember yung historical background in the place of Ephesus, yan yung lugar saan dinala ni St. John the Apostle, a vesperin ni Jesus, inuwi niya si Mama Mary sa kanyang bahay sa Ephesus pagkatapos mamatay si Jesus. And then we have chosen the girls, especially the young teens who are victims of abuse, which is physically or sexually abused. Many of them are also abandoned at saka mga indigent na hindi naman dapat kasama sa program namin, kaso wala nang gusto sa kanila, mga magulang wala nang gustong kumuha sa kanila. So that eventually evolved into what it is today. Okay, yung
first clients namin were from ABS-CBN, yung Bantay Bata before. Yun. Hindi lamang Ephesus ang naging sandalan ng naulilang mga bata. Narito rin ang dalawa pang bahay ampunan sa Barangay Tabe. Ito ay ang Bethany House Santo Niño Orphanage at Bahay Pangarap. Lumilipas ang panahon pero hindi sapat na kalimutan ang kasaysayan at ambag ng Barangay Tabe sa bayan ng Giginto. Unang-una siguro yung pagkakaisa. Yun yung disiplina ang number one na nakikita ko. Pangalawa, yung marami na tayong nag-graduate dito talaga na nagsimula sa pinakamababa. Kasi ang lagi naman sinasabi, yung edukasyon ang susi sa kahirapan. Kaya nga yun yung isa sa pinagmamalaki ko sa atin. At the same time, napakarami natin na iambag na sa bayan ng Giginto. Yung alam mo ng festival, actually, ang Barangay Tabi ang isa sa nagsimula niyan. Dito yung organizer, kauna-una ang organizer niyan sa kay Tito Maxi. So siguro naman kayo, naging yung pandayan ng sining ni San Vicente ay patuloy pa rin hanggang ngayon. Dito po sa amin nag-umpisa yan. So nandito po yung mga magagaling na artista. Si Tito Maximo Resplandor, o mas kilala sa tawag na Tito Maxi. Si Tito Maxi ang isa sa kasama ni Mayor Ambrosio Boy Cruz na nagtaguyod ng Halamanan Festival noong 1998. At kilala din si Tito Maxi sa kanyang kagalingan sa pagdedirect ng mga, sabihin natin, ng mga theater. Tulad ng isa sa pinakasikat is yung pagkakaroon ng sinakulo every Holy Week dito sa Barangay at Tabe. At hindi lang siya kilala sa Barangay ng Tabe. Kilala din siya sa paggawa o sa pagdirect ng film sa GMA 7. Kung mapapansin nyo dati at kung nakakapanood kayo dati, isa siya sa mga tanyag na direktor sa mga short movie pagdating sa mga GMA 7. Nagsimula actually ang Halamanan Festival sa pagtaguyod ni Mayor Boy Ambrosio Boy Cruz Jr. noong 1998. At isa nga po sa nakatulong niya po dito is si Tito Maxi Resplandor, na kung saan binahagi dito at pinakita dito ang kagalingan ng mga talento ng bawat isang kabataang gigintenyo, kung saan pinakita dito ang kagalingan sa pagsasayaw sa street dancing, sa mga patimpalak sa pagandahan, at paggawa ng arko. At isa pa dito is yung pinakamagandang talento na ginawa ng mga gigintenyo is yung paghahalaman o tinatawag nating pagla-landscaping. Nagsimula po akong magturo ng halamanan way back 2012, January 2012, dito po sa Cherubim Montessori School. Pero nakuha ko po ang Barangay Tabe as my barangay na tuturuan noong 2014, January 2014. Actually, marami, pero one of the best memories na nagkaroon ako pagdating sa pagiging trainer ko sa Tabe is that nakabuo ako ng pamilya sa grupo ng kabataan ng Tabe. Kasi hindi, kapag nag-train ako, hindi lang ako yung tipo ng trainer na parang I will just have this dancer and choreographer relationship, but I always make family out of it. Family out of the kabataan. Kasi mahirap din yung hindi mo siya gagawing pamilya kasi parang wala yung puso dun eh. So kapag walang puso, parang walang mararating ang isang grupo. Isa ang Barangay Tabe sa pinakamaraming mahuhusay na mekaniko. At sa paggamit ng mga makinarya, at hindi lang sa bayan ng Giginto ito namamayagpag, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng Pilipinas. Isa sa mga kilalang machine shop sa Tabe ay ang Icatech Incorporated na matatagpuan sa Puro 4. Icatech before is Icatech Engineering. Since 2000, year 2000, nag-start ko sa small na gumagawa ng steel window, gate. And then late 2004, was converted as a machine shop and sheet metal fabrication. So, dun siya nag-start from single proprietor. Before kasi, ako lang ang owner.
noong 2000 until 2004 or 5, I think. And then, nung kailangan ko na yung mas malaking puhunan, so, inano ko yung mga kapatid ko, magulang ko, nag-usap-usap kami na mag-invest kami kasi mas malaking capital ang kakailanganin in the future. Siyempre, malaki na yung ating company, so kailangan nang i-incorporate. So, 2012, dun pinanganak si Icatech Incorporated. So, it was become a family business. Higit pa sa inaasahan natin na may malalim pa palang kasaysayan ng Barangay Tabe na hindi maikukumpara sa iba. Ang mga ambag kung paano mas naging kilala at kung bakit tinawag na progresibong barangay ang Barangay Tabe. Bawat barangay ay may sariling kwento, kasaysayan, kultura at kalinangan. Kung atin pang sisisirin ang pinagmulan, ay mabubusog ka sa mga hiwagang mayroon ito. At ito ang hiwaga ng aming barangay, ang Barangay Tabe.